Yun, welcome back mga lods sa channel ko, Yun Fishing TV. Merry Christmas pala sa inyong lahat mga idol. Yan, and Happy New Year. At siyempre, shout out na rin sa lahat ng mga idol natin na lagi nagka-support sa aking channel. And mga silent viewers, yan. Sa mga diehard nating mga supporter dyan. Shout out sa inyong lahat mga idol, and shout out. Eh mga lods, yung ginawa ko na spare gun bag sa spare gun shop ay ito nabubuhin ko na mga lods. Ito yung spare gun shop na ginawa ko. Pinutulan ko ito mga lods dahil sobrang haba. Ginawa ko na lang 70 cm. And then yung shafting. Ito yung shafting mga lods. 95 cm mga lods yung haba ng shafting. Yan mga idol. Yan, bubuhin ko na ito ngayon mga lods para mabuo yung ating spare gun. Ito yung part 3 sa paggawa natin ng spare gun mga lods, badgeout type. Kailangan lang natin ng mga gamit ito mga lods para mabuo ito yung spare gun natin ay yung spare gun bat, shafting, and then rubber. Kailangan din ng rubber. Number 14 ito mga lods na rubber. Then, dalawang swivel, ano, sensor, kung tawagin. Ayan, itong gagawin, silbing gagawin kong pang, ano, sa shafting ng ating spare gun. And then, ito yung kakabit mga lods sa talian ng yung ating fish bag. Dito natin ito yung kakabit, itong isang sensor. Tapos, nakagawa na rin tayo ng trigger. Yan. Ito yung silbing trigger niya mga lods. Dito yun ikakabit mga idol. Yan. Dito yan ikakabit mga lods. Yan o. Yan yan ikakabit mga lods. Yan. And then meron tayong starting rope ng makina na ano. Yung mga size media na makina. Yung starting rope niya. Ito yung ginagawa kong pang ano, tali dun sa ano. Silbing tali sa spare gun niya. Dito sa may spare gun shop, pinaka hook niya mga lods. At siyempre meron tayong maliit na tansi, saka malaki number 50 na tansi, then ito number 20 para pangtarin ko sa ating trigger. So yun mga lods, abangan nyo mga lods, stay tuned kung paano natin ito bubuuhin. Yan, ang una natin ikabit dito mga idol ay yung trigger. Yan, kakabit natin itong trigger dito sa spare gun bat natin. Ito yung unang-una natin kakabit. Ganyan lang pagkabit yan mga lods. Pero, simpleng-simple lang yan mga idol. Ganyan yung itsura niya. Yan. Ganyan yan siya mga lods. At para makabit yan, tansi lang yung tatali natin yan mga lods. Yan. Tansi lang. Hindi naman kailangan ng ano ito mga lods, kailangan na importante may tali siya. Yan. Yan, ganyan nga mga lods, meron na siyang tali. Ayan o, kung makikita nyo, may tali na siya mga idol. Yan o. Tansyahin nyo lang na malamot lang siya pagkalabit. Yung tama-tama lang na pagkalabit ay talagang ano yung ating spare gun bat. Yan. Puputulon natin itong kalawit mga idol. Puputulon natin ito. Yun. Yan. Yun. Meron ng trigger mga lods. Ito kasi yan nilalagay mga idol yan o. Itong butas na to. Ito kung nakikita nyo itong butas na to.
Ito yung ilalagay mga lods sa itong pinaka ano na to, itong ano nang ano na to ito. Yan natin yan ilalagay. Yan. So ganyan yan siya mga lods. Pagkalabit mo ngayon yan, yun. Automatic putok mga lods. Yun. Yan. Yun mga lods, nakabit na natin yung ating trigger. Ang susunod naman natin ikakabit ay itong ating rubber. Yan. Ito lang yung pagkabit mga lods. Dahil di gano'ng kalakihan itong butas mga idol, nilagyan ko ng tansi para magkasya itong rubber natin dahil number 14 ito mga lods. Yan, ganyan lang mga lods para pumasok yung rubber. Andahanin nyo lang mga lods, ayan o. Kailangan lagyan nyo ng tansi. Saka tatalian nyo dito sa bandang dulo para pumasok yung rubber. Dandahan yung hilahin mga lods para hindi magkaroon ng sugat itong ating rubber para... Yun. Dandahan lang sa paghila mga lods. Dahil nyo lang mga idol na hindi siya ano, yung tama-tama lang yung ano niya. Yan. Dandahan nyo lang mga lods na talagang sukat na sukat siya pagkabit dito sa ano. Yan. Itigan pa natin ng konti mga lods. Malaki kasi yung safety na kakabit ko mga lods kaya kailangan medyo malakas yung rubber. Yan. Pumasok na nga siya mga lodi. So kailangan naman natin itong putulan para diretso na siya sa pagkabit. Yan, may rubber na mga lods. Ang susunod natin kakabit dito mga lods ay itong ano, pinakasilbing ano niya. Nylon lang yung ginawa kong langwita mga lodi. Ayan o, yung ilalagay natin dito. Itong nakatali na to, tatanggalin ko na to mga lods. Para kakabitan ko ng itong ano, pagsabit sa spear gun shaft natin. Yan, nakabit ko na mga lods. Itong ano natin, silbing nylon lang yung ginawa kong pangsabit mga lods. Kaya ito naman yung nakasanayan ko nang gamitin. Nylon na ano, piece brand. Number 110. 110 pounds itong ginawa kong ano. So tatali natin mga lods. Ganito lang magtali mga lods. Ganyan o, papasok nyo lang. Dalawang pasok yan. Yan. Putol. Tapos, balik ulit. Tapos, balik ulit. Tapos, saka babalik ulit. Dalawang balik mga lods. Silbing pinakalak niya. Yan. May lock na yan mga lods. Ganon din sa kabila mga lodi. Nagdagan pala silang isa mga lods. Para talagang matibay. Yan. Hindi na makakawala yan mga idol. Yan o. Ganyan ang pagkatali mga lods. Puputulan natin yung sumobra. Yun. Ganun din yung pagkatali sa kabila mga idol. Yan mga lods. Tapos ko na nga katalihan itong panggabit sa ano. Kailangan ko na namang talian itong dito mga lods ng tansi para kahit itong kabila lang yung ikakabit mo, hindi magbabago yung align ng ating
rubber. Kaya tatalian ko itong dito banda mga lods ng nylon para kahit isang piraso lang yung gagamitin mo na rubber, pwede, hindi siya hindi mahihila yung kabilang rubber. Yan. Pero bago mo ikakabit itong nylon mga lods, ay ano, yan, ipasok mo muna ito. May butas ito dito mga lods, kung makikita nyo. Yan o, may butas. Bukod sa butas na lagayan ng rubber, may butas na maliit mga lods. Ayan. Diyan natin ilalagay yung nylon. Yan mga lods. Ito yung nylon mga idol. Yan o. Diyan natin ilalagay yan. Yan. Then, ipapasok nyo yan mga lods. Yung, ito yung dulo. Ah, ipapasok nyo yan dyan. Balik ulit sa butas mga lods. Yan. Balik sa butas. At itong kabilang dulo naman mga idol, ayan o. Kaya yung kabilang dulo, ganun rin. Papat. Yan o, ipapasok yung sa butas, yan o. Yan. Ganyan na nga siya mga lods. Dalawang balik itong mga lods, dahil malaki itong rubber. Dalawang balik. Dalawang balik yung ano, nylon, yan o. Papasok niyo ulit. Mapuputol. Yan. Ganon rin itong kabila mga idol. Dalawang ano yan, lock. Para hindi hinila na natin yung rubber. Pero bago mo ito tatali mga lods, bago mo matali ito, kailangan mo munang itong ating shafting, talian mo ng rubber dito para safety ka. Yan. Talian mo siya mga idol ng rubber para hindi mo makalabit yung trigger mga lods. Ipitan mo ng gusto mga idol. Tapos ikakabit mo yung rubber. Yan. Medyo mahaba talaga yung video pagka tutorial mga lods. So yan, andyan na. Meron ng tali. Kakabit natin itong ano, itong ating rubber. Para matalian natin yung ano, ating rubber. Medyo may katigasan nga talaga mga lods dahil malaki itong ano. So yan, ganyan na nga siya mga lods. Ganyan na yung itsura niya. Saka natin hihilain itong ating tali na ano, tansi. Yan. Dalawa yan mga idol. Dalawang hihilain natin. Para mahigpit. Para hihigpit siya mga lods. Ganyan na mga lodi. Nakakabit na siya. Kailangan ayusin nyo lang para maayos yung pagka ano sa rubber. Katamtaman lang yung higpit mga lods dahil yung ano natin eh. Yan. Ganyan na siya. May tali na siya mga lods. Ayan o. At siyempre kailangan nating ibuka ito para malagyan natin ng lock. Ganyan o. Yan. Sisil. Tapos lagyan nyo pa ng isang lock mga idol. Isang lock pa talaga para matibay. Bukahan nyo lang. Yan. Ilalock nyo ulit mga idol. Ilalock nyo ulit. Yung mga lods, ganun din sa kabila mga idol. Ganun din yung kabila. Kailangan nyo ring iangat rubber para maipasok yung hansi.
Huwag niyong kalimutan talian yung ano mga lods. Rubber para hindi kayo delikado. Para safety safety talaga mga idol. Yun. Ang lock sa kabila mga idol. Yun, lagyan ulit ng lock mga lods. Yan. Yan, putulan natin. Makikita niyo yung itsura mga lods mamaya pag tanggalin na natin ito sa ating yan. Natin. Yan. Lods. Yan yung itsura niya. Para kahit isang rubber lang yung gagamitin mo, pwede. Yan o. Pwede mong gagamitin kahit isang rubber lang. Yung hindi magbabago yung kanyang pagkaka ganyan lang yan. Yun. Ganun lang kapag-process mga lods. Dahil may rubber na, ang isusunod natin gagamit mga lods sa itong ano. Sensor ito mga lods, yan o, swivel. Ayaw ko nung number ito mga lods, parang number 12 yata ito. Yan, number 12. Yan. Yun. Papasok ko lang yan mga lods, yan o. Yan. Meron ng, ano siya mga lods. Tapos itong ating starting rope na silbing pang ano natin. Matibay kasi ito mga lods, yung starting rope. Hindi ito madaling maputol. Pang heavy duty talaga ito mga idol. Ito talaga yung madalas na talagang ginagamit ko dito sa aking ginagawang spare gun. Kung makikita nyo yung may isang butas mga lods, ayan o. Itong isang butas na ito, dito ko ipapasok yan, yung dulo. Yan. Yan o. Then ipapasok yan. Then saka natin tatalian yan. Tutulan siya na mga lods. Meron na siyang tali. Yan. Ayan na lang natin ito putulan saka tatalian. Yan, nagkabit ko na mga lods yung ating ayan o. Meron siyang ano mga lods. Nagsisilbing tali ng ating spirgan. Ano nga na spirgan siya. Ayan. Nagamit ko mga lods yung swivel dahil kahit pa iniikot-ikot ng isla yung ating spare gun shop ay hindi ito nabubuhol mga lods. Ilang taon na akong gumagamit ito mga lods. Kaya ngayon ko lang na-share sa inyo mga idol. Nga pala mga lods, itong spare gun na ito. Gamit ko is 3.5 lang. MM na shafting. Sinubukan ko na lang gumamit ng itong 6mm. Yeah, itong ginawa ko na ito bago. 6mm na ito mga lods. Ang laki na itong spare gun shaft. Shafting na ginagamit ko dito. Yan. And then yung rubber, malaki-laki na rin. Kasi yung mga nakaraan na yung isang spare gun ko na ginagamit ko kadalasan ay 10mm lang yung ano. Yung ginagamit ko na rubber. Ito 14mm ito mga lods. Spare gun. So ang kulang na lang dito mga lods ay itong talian. Dito sa lagay ng yung ano, talian ng yung para sa ganun pa rin ang pagkabit dito mga lods. Kung paano ito kinabit mga lodi, ganun din yung pagkabit dito mga idol dito sa kabila. Para paghawak mo ng ganyan mga lods, tama-tama talaga. Yan. Pag nahawakan mo siya ng ganyan, tama-tama talaga. So lalagyan natin ang swivel mga lods dito sa kabila. Yun mga lods, natapos na natin yung ay natapos ko na yung aking gun. Nabuo na natin yung ginawa ko na spare gun mga lods. Ayan o. Oh.
na siya mga lods. Pwede ko nang gamitin ito mamayang gabi mga idol. Baka sakaling dilinaw itong panahon dahil napakalakas na nangamihan dito sa amin mga lods. So ito na yung spear gun natin mga idol. Yan, oh. Ito yung dating ginagamit ko na spear gun mga lods. Eh. Ayan. Parehas lang siya. Medyo maiksi lang ito mga lods. Ito nito. Yung rubber naman nito ay 10mm lang. Hindi yung shafting niya. Ano lang 3.5mm. Ayan mga lods. Ito yung kadalasan na ginagamit ko talaga. Mabilis gamitin mga lods. Pagka ganito yung gamit mo na spear gun. Ganyan siya mga lods. Bali, tatlo itong spear gun ko mga lods. Ito oh. Eh ito. Yung gumagamit ito, itong bilas ko. Kasi nag-aral na rin siyang mag night drive. Ayan. So ito yung spear gun ko mga idol. Yan oh. Tatlong braso. Ayan mga lods. Yun, dahil natapos na natin yung ating spear gun, thank you so much sa inyong lahat mga idol sa inyong walang sawang pag-suporta sa aking channel. At syempre, kung may katanungan ka lods, ay mag-comment ka lang sa video na to para masagot ko kung mayroon kayong mga katanungan. Then, sa gusto magpa-shoutout, mag-comment na lang din kayo sa video na to para ma-shoutout ko kayo mga idol. At syempre, ikaw lods, kung bago ka pa lang din napadaan sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe. Then pakihit na rin yung notification idol para lagi ka na rin updated sa i-upload kong video. So yan, thank you so much mga lods at Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. At syempre, God bless us all. Kita guys mga lods sa susunod kong video. Merry Christmas mga lods and Happy New Year.